Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tatalakayin ang causative-passive form o ang sasirareru conjugation ng mga Japanese verbs na ibig sabihin ay mapipilitang gumawa. Yoroshi desu ka? Hajime mashou! Ang causative-passive form ng mga verbs ay kilala din bilang ang conjugation na sasirareru. Sasirareru. Ito'y kombinasyon ng causative at passive forms na atin ang pinag-aralan sa nakaraang dalawang leksyon. Ang pattern ng mga sentences na gumagamit ng sasirareru conjugation ay ganito. Si X ay napilitang gumawa ng nantoka-nantoka ni Y. O si Kosi o biktima ay pinwersa ni causer o salarin na gumawa ng nantoka-nantoka. Para magamit ang conjugation na ito, kung may active sentence ka, halimbawa, si Y ay pumilit kay X na gumawa ng nantoka-nantoka, dapat baliktarin mo ang sentence upang ito'y magiging passive. Si X ay pinilit ni Y na gumawa ng nantoka-nantoka. Ito'y mga ehemplo ng mga causative-passive na sentences. Ang mga bata ay pinilit ng kanilang nanay na kumain ng gulay. Ang pasyente ay pinilit ng nurse na uminom ng gamot. Mapipilitan kang bumayad ng buwis ng gobyerno. Ang kosi ay siyang subject o topic ng ating sentence at ang kosi ay kukuha ng particle na wa o ga. Ang causer, kung meron man, ay kukuha ng particle na ni. At ang direct object, kung meron man, ay kukuha ng direct object particle na wo. Ito pa ang karagdagang ehemplo. Ang mga atleta ay pinilit ng kanilang coach na tumakbo. Ang aking mga kaibigan ay mapilitang dumalo sa party. Ako'y napilitang maghintay ng 3 oras. Ang mga sentence na ito ay may kosi na siyang subject ng sentence, pero meron tayong causer sa unang sentence lamang at ang pangalawa at pangatlong sentence ay wala. Ngayon, titignan natin paano pormahin ang causative-passive conjugation ng mga verbs. Para sa mga category 1 o ru dropping verbs, halimbawa, taberu, kakain, ilaglag ang ru at kabitan ng sasirareru. Kaya ang taberu, kakain, ay magiging tabe sasirareru. Tabe sasirareru, mapipilitang kumain. Ang bagong verb na nagtatapos ng sasirareru ay kinoconjugate din bilang isang ru-dropping verb. I-conjugate natin ang tabe sasirareru sa 10 basic verb conjugations. Tabe sasirareru at tabe sasiraremas, mapipilitang kumain. Tabe sasirareta at tabe sasiraremashita, napilitang kumain, past tense. Tabe sasirarenai at tabe sasiraremasen, hindi mapipilitang kumain. Tabe sasirarenakatta at tabe sasiraremasen deshita, hindi napilitang kumain. Te form, tabe sasirarete, conjunctive form, tabe sasirare. Mula sa mga basic conjugations na ito, pwede tayong gumawa ng mga mas advanced na conjugations na atin ang tinalakay. Katulad ng permiso, tabe sasirarete mo i. Pwede bang puwersahin kumain? Pagbabawal, tabe sasirare tewa ikenai, hindi pwedeng puwersahin kumain, at iba pang conjugations. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ito ang siyam na klase ng verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, at u. Ang mga endings na ito ay gawing A series, kagasa, bamana, rata at wa at kabitan ng serareru. May pangalawang paraan na palaging ginagamit sa plain colloquial speech at ito'y pagkabit ng sareru. Pero ang sareru ay hindi nagagamit sa mga su-ending verbs. Pag su-ending verbs, isang paraan lang ang pwede at ito ang pagkabit ng serareru. Lahat ng mga bagong verb conjugations ay kinoconjugate bilang mga ru-dropping verbs. Halimbawa ang verb na kaku o susulat. Ang ku ending ay magiging A series, ka
at ikabit natin ang serareru. Kaya ang kaku ay magiging kakasereru. Kakasereru. Mapipilitang sumulat. At gamit ang pangalawang paraan, ang kaku ay magiging kakasareru. Kakasareru. Pareho ang meaning ng dalawa. Mapipilitang sumulat. I-conjugate natin ang kakasereru sa 10 basic verb conjugations. Kakasereru at kakaseraremas, mapipilitang sumulat. Kakaserareta at kakaseraremasta, napipilitang sumulat, past tense. Kakaserarenai at kakaseraremasen, hindi mapilitang sumulat. Kakaserarenakatta at kakaseraremasen deshita, napilitang sumulat, past tense. Te form, kakaserarete at conjunctive form, kakaserare. At sa limang pinakakumuna irregular verbs, ang magagamit natin ay ang suru, kuru at iku lamang. Ang aru at da ay hindi nagagamit sa conjugation ito. Ang suru ay magiging sasereru. Halimbawa, benkyo suru, mag-aaral. Ito'y magiging benkyo sasereru, mapipilitang mag-aral. Ang kuru ay magiging kosasereru. At ang iku ay magiging ika serareru at pwede ring ika sareru. Lahat ng mga bagong verbs na ito ay kinoconjugate bilang rudropping verbs. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo na sentences. Ang mga bata ay mapipilitang kumain ng gulay na di nila gusto ng kanilang nanay. Ang kosi o yung biktima ay ang mga bata at ang koser o salarin ay kanilang nanay. At ang direct object ay gulay na hindi nila gusto. Ang kakain ay taberu. At ang causative passive form nito ay tabe sase rareru. Mapipilitang kumain. Ang buong sentence sa Nihongo, kodomo tachi wa okasan ni kirai na yasai wo tabe sase rareru. Kodomo tachi wa okasan ni kirai na yasai wo tabe sase rareru. Ang mga bata ay mapipilitang kumain ng gulay na di nila gusto ng kanilang nanay. Ang pasyente ay napilitang uminom ng gamot ng kanyang nurse. Ang kosi o biktima ay ang pasyente. Ang koser o salarin ay ang nurse. At ang gamot ay ang ating direct object. Ang verb na iinom ay nomu. At ang causative passive, past tense plain form nito ay nomase rareta. Nomasarareta. At gamit ang pangalawang paraan, nomasareta. Nomasareta. Pareho ang meaning, napilitang uminom. Ang buong sentence sa Nihongo, kanja-san wa kangoshi ni kusuri o nomasarareta. O kanja-san wa kangoshi ni kusuri o nomasareta. Ang coach ay pumipilit sa kanyang mga atleta na tumakbo kada umaga. Isa itong active sentence kung saan ang subject ang siyang gumagawa ng action. Para pwedeng gamitin ang causative passive conjugation, dapat baliktarin natin ang sentence na ito. Para ang kosi, mga atleta, ay siyang magiging subject ng sentence. Ang mga atleta ay pinipilit ng coach na tumakbo kada umaga. Ngayon, pwede na natin gamitin ang causative passive. Ang tatakbo ay hashiru at ang causative passive formal form nito ay hashirase raremas. Hashirase raremas. At ang pangalawang paraan ng pag-conjugate ay hashirasaremas. Hashirasaremas. Ang buong sentence, may asa, senshu tachi wa kochi ni hashirase raremas. O may asa, senshu tachi wa kochi ni hashirasaremasu. Pinaiyak niya siya. Ang iiyak ay naku. At ang causative passive conjugation, past tense formal, ay nakaseraremashita. Nakaseraremashita. At sa pangalawang paraan, nakasaremashita. Nakasaremashita. Ang sentence sa Nihongo, kanojo wa kare ni nakaseraremashita. O kanojo wa kare ni nakasaremashita. Pinaiyak niya siya.
Pinilit ako ni nanay na pumunta ng eskwelahan. Ang pupunta ay ikut at ang causative passive, plain past tense form nito ay ikasserareta, ikasserareta. At sa pangalawang paraan, ikasareta, ikasareta. Ang buong sentence sa Nihongo, Boku wa hahani gakko ni ikasserareta. O Boku wa hahani gakko ni ikasareta. Pinilit ako ni nanay na pumunta ng eskwelahan. Pinaghintay ako ng 3 oras. Ang maghihintay ay matsu. At ang causative passive, past tense, plain form nito ay matase rareta, matase rareta. At sa pangalawang paraan, matasareta, matasareta. Ang buong sentence sa Nihongo, Boku wa sanjikan de matase rareta. O Boku wa sanjikan de matasareta. Ako'y pinaghintay ng 3 oras. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang mga causative passive forms ay parang mga root-dropping verbs tuwing kinoconjugate sila at pwede silang ikumpong sa mga iba't ibang modalities at conjugations na atin ang napag-aralan. Titingin tayo ng mga iilang ehemplo. Kahit na ako'y paghintayin ng 3 oras, pupunta pa rin ako. Ang ating verb ay kombinasyon ng causative passive at kahit na conjugation. Kahit na ako'y paghintayin. Ang maghihintay ay matsu at ang causative passive nito sabay ang kahit na conjugation ay matase raretemo, matase raretemo. At matasaretemo, matasaretemo. Pwede mong reviewin ang conjugation ng kahit na, ang temo conjugation, sa leksyon 50. Ang buong sentence sa Nihongo, Boku wa sanjikan de matase raretemo ikimasu. O Boku wa sanjikan de matasaretemo ikimasu. Kahit na ako'y paghintayin ng 3 oras, pupunta pa rin ako. Mas mabuti kung mapilitan kang magsalita ng Nihongo. Ang verb natin dito ay kombinasyon ng causative passive at payo. Mas mabuting mapilitang magsalita. Ang magsasalita ay hanasu at pag i-conjugate sa causative passive kasama ang payo, gamitin natin ang tarai conjugation sa pagpapayo. Ito'y magiging hanasaserare tarai. Hanasaserare tarai. Pwede mong rebihin ang magbigay payo gamit ang tarai conjugation sa leksyon 62C. Ang buong sentence sa Nihongo, Kimi wa Nihongo de hanasaserare tarai. Kimi wa Nihongo de hanasaserare tarai. Mas mabuti kung mapuwersa kang magsalita ng Nihongo. Wala akong karanasang pinilit na uminom ng beer. Ang verb natin dito ay kombinasyon ng causative passive at karanasan. Walang karanasang pinilit uminom. Ang iinom ay nomu at pag i-conjugate sa causative passive kasama walang karanasan sa plain form, ito'y magiging nomase rareta kotoganai. Nomase rareta kotoganai. O nomasareta kotoganai. Nomasareta kotoganai. Pwede mong reviewin ang conjugation ng karanasan, kotoga aru, sa leksyon 54. Ang buong sentence sa Nihongo, Boku wa biru wo nomasarareta kotoganai. O Boku wa biru wo nomasareta kotoganai. Wala akong karanasang pinilit uminom ng beer. Paminsan-minsan, pinipilit kami mag-overtime sa trabaho. Ating verb ay kombinasyon ng causative passive at paminsan-minsang pangyayari. Paminsan-minsan, pinipilit mag-overtime. Ang mag-overtime ay zangyo suru. At ang verb na suru ay ang ating i-conjugate dito. Sa causative passive kasama paminsan-minsang pangyayari, ang suru ay magiging sasserareru koto ga aru. Sasserareru koto ga aru. Pwede mong rebihin ang conjugation ng paminsan-minsang pangyayari sa leksyon 55. Ang buong sentence sa Nihongo, Watashi tachi wa zangyo wo saserareru koto ga arimasu.
私たちは残業をさせられることがあります。Paminsan-minsan, pinipilit kaming mag-overtime sa trabaho. Nung pinagbayad ako ng lahat, doon ko naintindihan na ako pala'y dinaya. Ang verb natin dito ay kombinasyon ng causative, passive at panahon ng nantuka-nantuka. Nung pinagbayad. Ang magbabayad ay haraw at pag kinoconjugate ito para sa causative, passive at panahon ng nantuka-nantuka, ito'y magiging harawase rareta toki. Harawase rareta toki. At harawasareta toki. Harawasareta toki. Pwede mong rebihin ang toki na conjugation, panahon ng nantuka-nantuka, sa leksyon 61. Ang sentence sa Nihongo, Boku wa zenbu harawase rareta toki ni damasareta to wakatta. O, Boku wa zenbu harawasareta toki ni damasareta to wakatta. Ang damasareta ay passive form ng verb na damasu na ibig sabihin mangdaya. Pwede mo ring rebihin ang passive voice sa leksyon 79. Susumahin natin ang leksyong ito. Ating natutunan paano pormahin at gamitin ang causative passive form na nagpapahiwatig ng sapilitan. Si A ay pinilit ni B na gagawa ng nantuka-nantuka. Ang sentence pattern natin ay kosiwa o biktimawa, koserni o salarini, sase rareru. May mga kaso na ang koser ay hindi na pinabanggit dahil di natin alam kung sino. Paano ba pormahin ang passive form? Kung ang verb ay isang ru dropping verb o category 1 verb, ilaglag ang ru at ikabit ang sase rareru. Kung ang verb ay category 2 o last hiragana changing verb, ang katapusang hiragana ng dictionary form ay gawing A series at ikabit ang serareru. Pwede mo ring ikabit ang sareru. Pwera lang kung su ending ang verb. Para sa mga irregular verbs, ang suru ay magiging sasereru. Ang kuru ay magiging kosasereru. At ang iku ay magiging ikasereru o ikasareru. Lahat ng mga causative passive forms ay nako-conjugate bilang ru dropping verbs at pwedeng ikukumbina sa mga ibang verb conjugation modalities na atin ang napag-aralan. At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa causative passive form. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa idiomatic na gamit ng suru. Otsukare sama deshita! Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!